O, eto. Wait lang, ha. Eto, eto. Pakinggan nyo naman yung kanilang pinuno. On Isko Sansong in Barms Tortis. Pastor, usap-usapan po ngayon ang pagpunta ni Presidential Candidate Isko Moreno sa BARMM para sa kanyang campaign sorties nang hindi kasama ang kanyang tanda. So tulad niyan, ayaw namin kay, sabi nito isa ha, hindi ho ako, ayaw namin kay Gutok but we love Yorme. So ano, wag na lang puntahan ni Yorme. Ay, hindi. Huwag niyo ako iboto. Kasi ayaw ni si Gutok, huwag niyo ako iboto. Hindi ako sasali sa inyo. Ganon. Eh wala na. Na si Vice Presidential Candidate Doc Willie Ong. Ayon sa mga komento ng netizens, iniwan-an nila ni Isko si Ong sa ere dahil pagdating pala sa nasabing rehiyon ay si VP Candidate Inday Sara ang bitbit na kampanya ni Isko. Paliwanag naman ni Isko, mismong ang mga residente na ang nagdeklara ng kanilang suporta para sa kanya at kay Inday Sara. Bagay na ayaw-an niya na mapahiya pa si Ong kaya minabuti na lang nilang hindi isama ito. Samantala, kasunod nito ay nilinaw din naman ni Isko na manatiling katandem nito bilang VP si Ong kahit na marami na anyang nage-endorso sa kanya na iba ang katandem tulad ni Inday Sara. Ano pong masasabi niyo rito, Pastor? Ano po kaya ang implikasyon ng ginawa ng kampo ni Isko? Salamat po. Yan nga dyan ako hindi nabibilib sa mga politikong katulad niya eh. Kakabit at kakabit yan kanino man, basta't manalo lang. Pero mo, pinili mo na si Dr. Ong na maging katandem mo. Eh kahit pa ba si Sara yung gusto ng mga taga Mindanao na ipapatong sa itatandem sa'yo. Kasi kung boboto talaga sila na kay Sara at sa iyo, boboto yun. Pero ang ipinakita mo, hindi si Ong, si Sara pinakita mo dahil malakas ang boto. Doon ako hindi nabibilib sa mga politikong katulad nito. Sinasabi ko sa inyo, real talk itong sa akin. Matuwid ako magsalita. Gusto mo ng real talk, Pastor Kibuloy? Real talk. Real talk. Kaibigan ka ni Pangulong Duterte. Anong sabi ni Pangulong Duterte kay Marcos, Bongbong Marcos? Real talk. Weak. Spoiled. At sigurado ko alam niyo yung pangatlo. Sigurado ako. Dahil ako, alam ko. Kung ano yung bagahe. So, sigurado ako, alam nyo kung ano yung pangatlo. Imposibleng hindi nyo naririnig yan kay Pangulong Duterte. Dahil kaibigan nyo, malapit sa inyo. Di ba? Real talk. Boss, eh bakit ang pagkiling nyo na kay Bongbong Marcos? Di ba real talk? Eh, tanungin ko kayo, Pastor Kibuloy. Ayaw ni Pangulong Duterte dyan. Kaibigan nyo si Pangulong Duterte. Ah. Eh bakit ninyo gusto, bakit ninyo instead na suportahan nyo kung ano yung tinatandem ng mga taga Mindanao, ha? Kay Mayor Sara. Bakit binabatikos nyo pa? Oh. Tanungin ko kayo, sir. Pastor, may galang ako ha. Pastor, bakit nyo ho binabatikos pa? Eh ayaw nga ni Pangulong Duterte. Kayo, hindi nyo ho ba narinig ho yun? Siguro naman napanood nyo ho yun. Imposibleng hindi. Siguradong alam nyo ho rin yan na ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Eh bakit nung pinartner si Mayora kay Bongbong Marcos ay hindi nyo binatikos? Anuhin ko kayo? Bakit? Eto ah, real talk tayo. Dahil kailangan ninyong mag-endorse ng mananalo para sabihin na kapanipaniwala ang relihiyon nyo? Real talk, di ba? Dahil pumupusta ho tayo doon sa mananalo para sigurado at sabihin hindi kayo bula ang propeta? Tanungin ko lang ho kayo. Ako'y nagtatanong lang, ha? Hey, ako nagtatanong lang. Kasi minsan, alam mo, Pastor Kibuloy, style ho yan ng mga relihiyon eh. I'm not saying it's your style. Okay? I'm not saying it is your style. Pero style ho ng mga relihiyon yan, sumasakay doon sa mananalo. Bakit? Para masabing totoo yung relihiyon nila. At tama yung kanilang quote-unquote prophecy.
Wala ho eh. Nakakita ho kayo sa salita ng Diyos mula Old Testament to New Testament na kumiling ang propeta sa isang leader at sinabing, eto, eto, ang yung ano nyo, iboto nyo. O eto ang ano nyo, eto ang piliin ninyo. Gumanon? Pakisagot nga ako, sir. Wala ako sinasabi, sir, na bula ang propeta kayo, ha? Wala ako sinasabing ganyan. Tinatanong ko ho kayo, sir, kung yan ho ba ang dahilan kung bakit kahit ayaw ni Pangulong Duterte na inyong kaibigan, ha? Si Bongbong Marcos at ilang beses niya sinabing weak, spoiled, may baggage at alam niyo sigurado kung ano yung baggage na yon. And yet, hinahayaan niyo yung anak ay makasama yon. Bakit, sir? Madidiscredit ho ba yung ating church pag sakasakaling pumusta tayo dun sa hindi mananalo? Real talk. Gusto niyo na real talk, sir, ha? Ano bang kingdom na tinatayo natin? Kingdom dito, kingdom sa pagkatapos ng buhay natin. Huwag niyo akong pa-stopin, ha? Yun lang ho ang sa akin, ha? Gusto ko lang kong sabihin yun, ha? Kasi alam mo, masyado tayong ano eh, ganyan ho tayo mga Pilipino, sigurista ho tayo kung saan tayo mananalo, mukhang ito lamang sa survey ito, so dyan tayo kikiling, dyan to tayo. Hindi kasi, real talk tayo ha. Imposible hindi nyo ho alam sir, imposible. In public na sinabi ni Pangulong Duterte, and if you are really for the truth, then say it in public. I do not support this because etong tao na ito, ganito, ganito. Bakit hindi natin kayang tayuan yun ngayon? Baka manalo, yari tayo. Baka manalo, mayari yung mga ginagawa natin. Hindi ba? Baka manalo, padala tayo dun sa Amerika. Are we really for the truth? Lang, gusto ko lang sabihin. Pasensya na ho ah. Kung medyo kasi naano ko eh. Alam mo, eto lang ah. Gusto ko lang sabihin ho ito. Hindi ho pagpaba baka banal-banalan ho ito. Pero alam nyo ba kung saan nainis ang Panginoong Hesus nung bumaba siya sa lupa? Hulaan nyo kanino? Hindi ko siya inis na inis sa mga makasalanan tao. Hindi ko siya inis na inis sa mga tax collector. Yun yung kasi makasalanan nung time na yun. O mga adulterer. Di ba? Hindi ko siya inis na inis doon. Inis na inis siya sa mga pariseyo. Sa mga saduseyo. Sino, bakit siya inis na inis doon? Dahil sila ho yung mga hypocrite. In the eyes of men, they pretend to be holy. They pretend to know the truth. And yet, at the back of their mind, hindi ho sila ang totoong makadiyos. Yun ho ang pinaka naiinis, nakakainis ho. Kaya ako, doon niyo ako inis na inis eh. Pretending to be, alam mo yun? Oh, we hold the truth, we are the truth. Kami ang tama, kanto ang tama. Magpakatotoo tayo. Sorry. Magtatayo na ako ng iglesia ko. Iglesia ni Kula po. Joke lang ha, joke lang ha. Trot o pautot, sabi. Yari tayo nito. Kaya nga namimiss ko si Brother Eli. Alam nyo na ano lang ako, kasi sabi ko nga, kaibigan mo si Pangulong Duterte, alam mo yung totoo eh. Imposible. Alam mo, sinabi niya sa iba, tapos sa'yo hindi sasabihin. Baka imposible naman ho nun. In public niya na nga sinabi. That's a weak leader. Ganun pa itsura ni Pangulong Duterte nun. Weak leader. Kita na, alala ko sa mukha ko yun eh. Weak leader. And yet, gusto na, hindi natin binabatikos yung sinamahan ng anak niya. Bakit ganun? Yari na naman tayo nito.
Wag mong pinakikie laman yan! Hindi, sorry ah. Pero kasi alam nyo, ang buhay ho kasi maano lang naman eh. Maikli lang naman to. Dapat ka manindigan kung sa tingin mo yung tama o mali. Diba? I mean, oo. Magalit na kayo sa akin. Hindi naman ako. I'm not pleasing myself, pleasing anyone. If you want to leave. Sabi ko nga sa inyo, when I decided na to tell the truth about kay Marcos, alam ko na ho magiging consequence. Bababa ang subscriber, hihina. Alam mo naman, kasi ang daming troll niya niyo. Babanatan tayo kaliwat kanan, yayariin tayo, pero okay lang. Ang importante doon tayo sa totoo. Bakit? Eh, saan ba tayo mag-e-ending? Yun, sa totoo rin naman eh. Sino ba ang magsasabi sa yung well, good and faithful servant? Yun naman si Kibuloy. Hindi rin, nagigets yung ibig ko sabihin. Hindi naman, walang magsasabi sa inyo ng ganoon kung hindi ang Panginoon. So, ang nakakaalam lang ng katotohanan is kayo at ang Panginoon. So, kung gusto mo yan dahil may pakinabangan ka, huwag tayo maglokohan. Diba? Ako, honestly, diba? Pwede naman ako Silvana Ayag, salamat po. Eto, pwede kong sakyan na lang si Bongbong Marcos, eh di sana dumami pang ano, madami pang uto-uto. Eh kasi, eto, sa totoo lang ha, sa totoo lang, ang hirap labanan yan. Bakit? Ang daming ano niyan, troll warriors niyan. Oh. Tapos ang dali pang kakampi niyan. Bakit? Ang daming ututo eh. Oh, ang daming ob-ob eh. Ito ba takin mo paniwalaan ng talanugod? Hindi, isipin niyo maigi to ha. Kung ako talinong tao naman ako kahit papaano. I mean, kahit papaano, naiintindihan ko. Kung gusto ko manloko ng tao, sakyan ko lang si Bongbong Marcos, sakyan ko yung talanugod. Sigurado ako maraming bagapalo dito. Maraming aangat ang ano natin. Bakit? Eh, nauto nga sila sa talano gold eh. Doon kaya sa mga matatamis nating sasabihin, hindi sila mauto. Eh, uto-uto yung mga yan. Diba? Bakit natin kailangan piliin yung mas mahirap na tahakin yung mas mahirap na laban? Kasi na-realize ko eh. Diba? Na-realize ko na tama si Isko. Hindi ho siya perfecto ha, ulitin ko. So, Lidisco Moreno, salamat po from USA. Hindi ho perfecto si Isko. Hindi ho siya perfecto. Pero, kung titingnan mo naman yung bawat kandidato, doon na ako sa kahit papaano may nagawa. Kesa naman doon sa iba na nangangako pa lang. Yung iba nang bobola pa. Yung iba nagkakaisa. Sister Cecil Liandado, salamat po. Di ba? Ito, itaga nyo ito. Okay, itaga nyo ito. Ha? Pag manalo si Isko, hindi ho ako kukuha ng pwesto kay Isko. Ayoko. Bakit? Gigisingin nyo ako maaga. Ayoko magising ng umaga. At saka hindi ko kayang sabayan ng sipag noon. Sumuko nga ako after isang araw eh. Ayoko na eh. Kay Nicole Jimenez, maraming salamat. Alam mo, ito walang biro. Napapakamot nga ako pag nakikita ko yung mga vlogger na sumusunod kay Isko. Napapakamot ako ng ulo. Sabi ko, sipag nito mga hayop na to. Akunin ko na lang yung video nyo. Iko-commentan ko na lang. Totoo naman. Hindi. Alam mo ako, ganito lang eh. Minsan, may isip mo, sakyan mo na nga lang. Maging masaya ka na nga lang. Walang stress sa buhay. Sakyan mo na lang to si Bongbong. Para tapos na. Diba? Sakyan na lang natin. Kaya lang kawawa naman yung mga kabataan eh. Na naloko. Ng propaganda. Yung naging bobo na. Sorry ah. Kawawa ho yung mga kabataan na ganun. Isipin mo na lang. Anong mangyayari sa kanila kung sakasakali? Magkakaisa sila ng 6 na taon? Anak ng halimaw. Hindi, di ba? Anong magiging solusyon sa buhay natin? Pagkakaisa for 6 na taon? Doon sa mga kabataan? Yari ho tayo. Honest, hindi ko na ho ginagawa ito para sa sarili ko. Kasi kung sa sarili lang natin, kahit naman suisan ilagay ang banat bahay, pwede man akong bumatikos at bumanat kahit saan. Di ba? Babanat lang ako ng babanat dyan, oh. Bakit ko kailangan piliin si Isko? Kasi sa tingin ko talaga, dito may pakinabang ang mga bata.
dito may pakinabang ang second, ang ating susunod na henerasyon. Dito sila eh. Nakita natin yan sa Maynila eh. Hindi man perpekto, suulitin ko, hindi man perpekto. Okay, hindi perpekto si Yorme pagdating sa pag... Eto, halimbawa. Eto ah, dediretsuhin ko na kayo. Halimbawa, sa stand niya sa Sabong, hindi ko gusto. Honestly, ako ayoko yung stand niya. Ano ba ang stand niya sa Sabong? Huli niya sinabi, since inano yan ng PAGCOR, which is totoo naman, under Pangulong Duterte, andyan na yan. Wala tayong magagawa. Di ba? And, ayoko din yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Isabong. Bakit? I am against any form ng gambling. So, ayoko yun. I mean, sa tingin ko, kasi si regulated na daw, di ba? Sa tingin ko, mali yun. Sa tingin ko, bilang presidente, dapat tayuan na wag yung Isabong. Wala akong problema doon sa mga kasi-kasino. Bakit to? Kasi regulated sobra yun. Wala akong batang pupunta doon. Ha? Papasok ako, higpit-higpit nga doon. Eh. Oh, walang biro, sobrang higpit doon. Kahit nga yung Mocha Girls, pagpapasok kami ng Resorts World, sinisita sila. Oy, ma'am, bawal ko kayo, bawal kayo. Bata ba kayo? Sir, mukha lang bata yung mga yan. Pag tinignan mo ID niya, baka mag-ano ka, mag-ate. Biro lang, ha? Totoo, di ba? Anong ibig ko sabihin? Ang point kasi dito, sa mga kasi-kasino, diyan, hindi yan basta-basta mapupuntahan. So, it takes effort to go there. Para makapasok ka, kailangan talagang matanda ka na. Hindi ka pwedeng underage. Nandun yun. Pagdating sa Isabong, wala na hong age-age dyan. Kahit sa amoy, ano, dutot-dutin mo lang yan. Kaya talagang against ako dyan.